dirigma na tumutupa ng kanyang utos. Magpuri kayo sa Panginoon, mga anghel ng Diyos. Magsiawit kayo at ipagdangal siya magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat niyang mga anghel. Kayong malalakas na mandirigma na tumutupad ng kanyang utos. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sa araw na ito, hinihiling din natin ang tulong ng mga anghel, lalong-lalo na ng mga arkanghel, San Miguel, San Rafael at San Gabriel. Sila na laging nakatunghay sa trono ng ating Panginoon Diyos. Sa tulong nila, tayo nawa ay maging mga tapat na lingkod ng Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesu Kristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa nag-aalis
ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklo sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mahusay na kaayusan, pinamahalaan mo ang mga ginagampan ng paglilingkod na mga anghel at mga tao, para mo nang awang ipagkaloob na ang buhay namin sa lupa ay pangalagaan ng mga laging tumutuwang sa langit na mga lingkod mong anghel. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ng kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000 bukod pa sa 1,000,000,000 nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahalan niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon,
pupurihin ang iyong ngalan. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at iyong katapatan, ikaw tunay na dakila, pati iyong kautusan. Nung ako'y ay tumawag, tinanggap ko ang iyong tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumalakas agad ako. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakalaan mo ay kanilang sasambitin. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang Panginoon'y purihin ng lahat niyang mga anghel na tapat at masunurin. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus si Nathaniel, sinabi niya, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Nathaniel, "Paano po ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikay nasa ilalim ng puno ng igos." "Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel," wika ni Nathaniel. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka pa ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Biyernes na naman, nakita-kita ulit tayo, tinawag tayo ng mahal na Poon upang sama-sama tayong magdiwang at magpugay sa Kanya. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno.
Kahapon po ay pinagdiwang ang 36 na taong anibersaryo mula ng basbasan ang altar, ang bagong altar at yung mas pinalawak na simbahan ng Quiapo. Sa mga nakakatanda rito, matatandaan nyo dati may poste pa ang simbahan, ngunit dahil sa pagiging visionary ng kura noon, Monsignor Jose Abriol, ay bagamat marami ang sigurong tumutol din noon at hindi naintindihan ng kanyang ginawa, ng kanyang pinaluwagan ng simbahan, ngunit ngayon ay tinatamasa natin sapagkat alam niya na lalong dadami pa ang mga deboto ng mahal na pong Jesus sa Sareno para mas marami pa ang makapasok, makapagsimba, at talagang makapagbigay-pugay sa Kanya. Kaya tayo nagpapasalamat sa biyayang iyon na magpanggang ngayon at patuloy nating pinangangalagaan ang simbahang pinaganda at pinalawak. Kaya paumanin po kung mapapansin po ninyo na unti-unti ang ibang bahagi ng ating simbahan ay ating inaayos at nililinis bilang paghahanda rin sa nalalapit na pagpapasinaya ng ating simbahan bilang pambansang dambana ni Jesus Nazareno, at awa ng Diyos maipagtibay din ang pambansang pista ni Jesus Nazareno. At sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng mga arkanghel, si San Miguel, San Rafael, at San Gabriel. Sila lang po yung mga pinangalanan po, pero natitiyak natin marami pa rin sa kanila. At tayo nagpapasalamat dahil sinugo ng Diyos ang mga arkanghel para sa atin. Bagamat wala tayong imahe ng mga arkanghel, palakpakan natin ang mga arkanghel sa langit. At itong tatlong to ang binigyan ng pangalan upang lalo nating mas maintindihan at lalo nating makita ang papel nila sa plano ng Diyos. Miguel, katulad ng Diyos. At alam natin sa banal na kasulatan, ipinapakita na siya ang tagapagtanggol ng kaharian ng Diyos. Siya ang sumusupil sa mga puwersa ng kadiliman at kasamaan. Yung nga lang ngayon, minsan pag sinabi nating San Miguel, ewan ko kung ano nasa isip ninyo. At nakakalungkot, parang yung San Miguel na iniinom, yung paang nagumpisa ng basag ulo, no? Sa halip na siya yung maging daan para mapuksa ang kasamaan, para sa iba ay yun ay nahahalin tulad tuloy, no? Dahil naging inumin, no? Pero sana mas maisip natin pag narinig natin San Miguel, ito ay tagapagtanggol, ito ay tagapuksa ng kasamaan. San Gabriel, ang Diyos ang aking lakas. At dito, narinig din natin sa banal na kasulatan na si San Gabriel mula ng lumang tipan pa sa Propeta Daniel hanggang sa bagong tipan ay tagapagdala ng mabuting balita. Siya ang nagbigay pangitain sa ipinangakong Mesiyas si Jesus Nazareno. At natatandaan nyo si Zacarias, ang tatay ni San Juan Bautista, ang pinsan ni Jesus Nazareno, siya rin ang nagbigay pangitain na magbubuntis si Elizabeth. Bagamat matanda na siya, si Elizabeth ay manganganak at ang kanyang anak ang siyang maghahanda sa tagapagligtas. At siyempre, alam natin, si San Gabriel din ang nagbigay ng mabuting balita
ng paanyaya sa mahal na Birheng Maria upang tanggapin niya ang kanyang papel bilang ina ng Mesiyas. San Gabriel, ang Diyos, ang aking lakas. San Rafael, ang Diyos, ang kagalingan. Nakita niyo po ang gaganda ng mga pangalan nila? Miguel, katulad ng Diyos. Gabriel, lakas ng Diyos. Rafael, kagalingan ng Diyos. At si San Rafael ang naging daan upang si Tobias ay makatagpo din ng biyaya ng Diyos, lalo na sa kanyang pagpapagaling. Dahil nga nabulag siya, bagamat siya'y mabuting tao, nung una ay masama ang loob niya dahil parang kamalasan ang kanyang dinanas, ngunit pinadala ng Diyos sa kanya si San Rafael. Tinulungan pa ang kanyang anak na makatagpo ng mapapangasawa. Kaya nga, ito mga arkanghel na ito, marami rin ang dumudulog sa kanila bilang mga pintakasi. Ang mga pulis, ang mga tagapagpatupad ng batas at kaayusan, si San Miguel ang kanilang patron, ang mga mensahero, ang mga tagapagbalita, hindi ang mga Marites, no? Kasi mga Marites, ibang balita ang binibigay nun, no? Pero yung mga nagdudulot ng mabuting balita, tagapagpahayag ng katotohanan, sila ay kay San Gabriel. At ang mga manggagamot, katulad ni San Rafael, na naging tulay din sa paggagamot. Pero alam nyo, sinasabihan ko rin yung iba, lalo na yung mga kabataan. Sabi ko nga sa inyo, si San Rafael ang naging daan para si Tobias at si Sarah ay magkaisang dibdib. Isang magandang love story din po yun sa Biblia. At si San Rafael ang tumulong para magkatagpo yung dalawa. Kaya sinasabi ko rin, si San Rafael bukod kay San Jose, no? Di ba yung mga kababaihan, pag nagdadasal, makahanap ng kanilang perfect match, ay si San Jose ang pinagdarasal. Yung mga nagdarasal pa, kung gusto nyo madagdagan pa ang magdasal sa inyo, si San Rafael, isa rin niya sa kanyang kagalingan ayon sa Biblia. Siya ang tumulong para magkita yung dalawa. Yung inaakalang wala ng pag-asa na makahanap pa, si San Rafael ay laging kasangkapan nito. Pero mga kapatid, hindi nyo ba napansin na ang mga tungkuling ito ng mga arkanghel ay pwede rin natin maging tungkulin? Siya nga po pala, nais ko rin kunin ang pagkakataong itong ituro sa bawat isa sa atin. Paalala po, napakahalagang turo po nito. Kailanman, hindi tayo magiging anghel. Kailanman po, kahit na ikaw ang pinakamabait na tao, hindi po tayo magiging anghel. Sapagkat iba po ang mga anghel. Sila po'y nilikha na espiritu. Wala silang katawan. Sila'y purong espiritu lamang. Tayo po, bagamat mamamatay tayo at sabi nga natin yung kaluluwa natin, pero sa takdang panahon, magpapanumbalik tayo sa ating katawan sa bagong pag-ahari ng Diyos. Kaya iba po ang anghel sa tao. Kaya bagamat magandang sambitin at marinig, minsan narinig natin niya kapag namatay na yung mahal natin sa buhay, sasabihin mo, ah hindi bale,
may bago ka ng anghel sa langit. Hindi po tayo magiging anghel dahil iba po ang mga anghel. Hindi po tayo tutubuan ng pakpak pag tayo pumunta sa langit. Dahil iba po sila sa atin. Kaya hindi po tama din, hindi ayon sa katuruan natin na sasabihin natin pag pumunta tayo sa langit, magiging anghel tayo. Kakaiba po sila. Kahit yung mga bata, huwag natin sabihin, ay may anghel ka na sa langit. Hindi po. Iba po sila. Ngunit gayon paman, hindi man tayo maging mga anghel, ang ginawa ng mga anghel ay maaari din nating gampanan. Naalala niyo po ni isang linggo, nung isang Biyernes din, nung sinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano yung sinabi ni Jesus sa sareno sa kanyang mga alagad? Humayo kayo, itaboy ninyo ang mga masasamang espiritu, pagalingin nyo ang mga may sakit, ipahayag ninyo ang mabuting balita. Napansin niyo yung tatlong atas ni Jesus sa mga alagad? Labanan ang masama, maging daan sa paghihilom, ipahayag ang mabuting balita. Hindi ho ba ito rin yung ginawa nung tatlo? Si San Miguel, tagapagtanggol, itinaboy ang masama. Si San Rafael na nagpagaling, naging daan sa paghihilom at lunas. At si San Gabriel, ang siyang nagpakalat, nagpahayag ng mabuting balita. Kaya, huwag na tayong malungkot kung di tayo magkakapakpak. Hindi natin kailangan ng pakpak para mapunta sa langit. Dahil ang tunay na kagalingan ng mga anghel ay ginampanan din nila ang kanilang atas at tungkulin. At ang mabuting balita, hindi tayo nalalayo sa kanila sa pagganap ng atas na iyan. Katulad ni San Miguel, ipagtanggol natin ang mabuti. Huwag tayong tatahi-tahimik lang pag nakikita natin yung masama. Alam nyo, kaya namamayagpag ang masama dahil tahimik ang mga mabubuti. Bakit mas maingay ang mga tsismosa? Dahil tahimik ang magsasabi ng totoo. Katulad ni San Miguel, magkaroon tayo ng lakas ng loob. Pakita natin kay Jesus sa sareno, yun ang tunay na macho. Hindi yung sisiga-siga. Hindi yung naninindak ng ibang tao. Ang tunay daw na matapang. Ang tunay na makisig. Ang kayang lumaban sa masama. At lalo tigit, panindigan ang katotohanan at kabutihan. Tagapagtanggol katulad ni San Miguel. Tagapaghilom katulad ni San Rafael. Marami sa mga kasamahan natin ng sugatan. Siguro hindi sa katawan, kundi sa kaluluwa. Sugatan dahil sa kasalanan. Tulungan natin sila. Ayain nyo dito sa Quiapo. Sabihin nyo, samahan kita sa Quiapo. Mangumpisal ka. Magbalik loob ka sa mahal na pong Jesus sa sareno. Tutulungan kitang magdasal para makapagbagong buhay ka. Sabihin natin kung anong dapat itama sa kanya. Siguro ngayon, may kaibigan ka, kamag-anak ka, na alam mo, nalululong sa masamang bisyo, nasa isang hindi magandang relasyon, hindi maayos, hindi mabuti ang ginagawa. Maging tagapaghilom ka, daan para sa kanyang kaligtasan. Siguro may kakilala kayo ngayon, magkaaway. Ikaw ang maging daan para maghilom, magkasundo. Pag nagkaganon, katulad ka rin ni San Rafael, tagapaghilom. San Gabriel, tagapagpahayag.
Marami ang nalilito ngayon dahil hindi na nila alam kung ano ang totoo. Hindi na nila alam kung anong mabuti. Ang mga bata, minsan hindi natin sila masisihi. Akala natin, mga pasaway, mga palalo, pero natutuklasan natin, kaya pala nila nagagawa, hindi naman nila alam na yun ay masama. Dahil wala nang nagtuturo sa kanila kung anong tama at mali. Minsan akala natin, walang galang, pero lumaki na sila nang hindi tinuturuan ng mabuting asal. Yung ang opo, minsan, hindi nila alam. Kaya katulad ni Gabriel, maging tagapagpahayag tayo. Huwag lang tayong manahimik. Huwag tayong magwalang kibo. Huwag tayong, hindi ko pakialam yan, hindi ko naman buhay yan. Katulad ng mga arkanghel, magampanan natin ang mga atas na ito sapagkat ang mga ganitong uri ang nasa kaharian ni Jesus Nazareno. Tagapagtanggol, tagapaghilom, tagapagpahayag. At tulungan tayo ng mga arkanghel. Sila ngayon nasa trono ni Jesus Nazareno. Nagdiriwang kasama siya. At sana dumating ang araw, makasama nila tayo, nagdiriwang kung papaano tuwing Biyernes, lalo na sabik na sabik tayong makita si Jesus Nazareno. Pagdating ng panahon, magpakailanman, kasama ng mga arkanghel, kasama natin si Jesus Nazareno. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami sapagkat nais naming makasama ka tuwi na at inaantay namin ang panahon na kami maging bahagi ng iyong kaharian kasama ng mga arkanghel at mga banal sa langit. Habang kami nandito sa lupa, tulungan nawa kami ng mga arkanghel, magampanan din namin ang atas mo sa iyong mga alagad. Ang maging tagapagtanggol laban sa mga masasama. Ang maging tagapaghilom laban sa mga karamdaman at sugat ng kalooban. At ang maging tagapagpahayag ng mabuting balita at kalooban ng Diyos. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po at lagi niyo kaming hinahatid dito sa inyong tahanan. Sapagkat ito'y sagisag na patuloy niyo kaming ginagabayan sa aming paglakbay dito sa lupa patungo sa iyong kaharian sa langit. Tulungan kami ng mga arkanghel na makapiling ka magpakailanman. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang ating mga panalangin sa araw na ito ay inilalapit natin sa Ama sa pamamagitan ng pagkilos ng mga banal na arkanghel, ang mga ganap na espiritu na walang tigil na naglilingkod sa Diyos at kanyang bayan. Ang ating tugon, sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami o Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami o Panginoon. Ang mga Kristiyanong nagdurusa dahil sa pag-uusig, naway ipagtanggol at palakasin ni San Miguel. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang mga nagpapahayag ng katotohanan, naway mabuhayan ang loob sa pangangalaga ni San Gabriel.
Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang ating mga kapatid na may sakit at nagdurusa, naway aliwin ni San Rafael. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Tayo naway magkaroon ng kababaan ng loob sa harap ng hiwaga ng paglikha na hindi natin nakikita. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Atin nawang laging mamalayan ang pagkilos ng ating mga anghel na tagatanod. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Tahimik nating idulog ang ipapanating kahilingan. Diyos na may likas sa amin, tanggapin mo ang aming mga panalangin at kahilingan habang nagdiriwang kami dahil sa tulong ng mga anghel sa kalangitan na natitipon sa paligid ng dambanang ito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng bubas at butil ng trigo, upang maging dugo at katawan mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng pagpupuri sa iyo ay dumadalangin sa pagdadala ng mga anghel sa mga alay namin para maiharap sa iyo. Kalugdan mo ang mga ito at pagkalooban mong pakinabangan naming mga niligtas mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit, mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing ilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan. Ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ng mga Arkanghel, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Awitin natin ngayon ang panalangin itinuro sa atin ni Jesus Nazareno. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami
kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niya po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus Nazareno, ang ating tagapagligtas, ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ikay pupurihin ko. Mahal na po, oh,
Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kaming umaasa. Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samukot dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ang pagkaing nagbibigay buhay, ang dalangin namin, mga dinulutan nito ng lakas, ay makatahak kami ng buong tapang sa landas ng kalangitan, sa maasahang pagkalinga ng iyong mga anghel, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. At salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa pagpapaayos po ng ating simbahan, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa.
tagapagtanggol, tagapaghilom, tagapagpahayag. Ito ang ginampanan ng mga arkanghel. Ito din ang paanyaya sa ating gampanan bilang mga alagad ni Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maala na nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang anilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.